Ika-apat ng Agosto, paggunita kay San Juan Maria Vianney, pari. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nagkatipon sa paligid ni Jesus ang ilang Pariseo at mga guro ng batas na galing pa sa Jerusalem. At sinabi nila sa kanya, "Bakit nilalabag ng iyong mga alagad ang tradisyon ng mga ninuno? Hindi nga sila naghuhugas ng kamay bago kumain." Kaya tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan at unawain, hindi ang pumapasok sa bibig ang nakapagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig ang nakapagpaparumi sa tao." Pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Alam mo bang naiskandalo ang mga Pariseo sa sinabi mo?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat tanim lamang na hindi itinanim ng aking amang nasa langit ang mabubunot. Huwag ninyo silang pansinin. Mga bulag na gabay sila. Kapag isang bulag ang umakay sa kapwa bulag, silang dalawa ang mahuhulog sa hukay." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Huwag ninyo silang pansinin. Mga bulag na gabay sila. Kapag isang bulag ang umakay sa kapwa bulag, silang dalawa ang mauhulog sa hukay. Naglakbay ang mga eskriba at mga Pariseo mula Jerusalem patungong Galilea. Lumikha na ng malaking ugong si Jesus, kaya't ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay natigating at nagtungo kay Jesus para itanong ang kanyang mga aral tungkol sa mga alituntunin na pinapasunod niya sa kanyang mga alagad. Partikular na tinanong nila kay Jesus ang tungkol sa paghuhugas ng mga kamay, isang mahaba at masusing paraan ng paglilinis ng mga kamay bago dumulog sa isang salo-salo. Hindi isinantabi ni Jesus ang nakaugalian na ng kanyang mga ninuno, lalo na kung ang mga tradisyong iyon ay magpapahayag sa mga utos ng Diyos. Itinuturing na tagapangalaga ng mga tradisyon ng mga Hudyo ang mga eskriba at mga Pariseo. Mga dalubhasa sila sa pagbabalangkas ng mga alituntunin at sa pagpapatupad nito. Tinatawag silang mga pangunahing bantay ng pananampalatayang Hudyo at mga huwaran ng kabanalan. Hayagang nagsalita si Jesus laban sa mga pinuno ng pananampalataya at tinuruan din niya ang taong bayan na lampasan ang kabutihan ng mga eskriba at mga Pariseo kung nais nilang pumasok sa kaharian ng langit. Bilang isang pangkat, nakapako sila sa mga panlabas na anyo sa halip ng kalinisan ng budhi. Pagsasagawa. Ang umaapaw sa puso, namumutawi sa bibig.